our beloved Boss Mike, Boss Mike. Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Dapat kalmado na tayo. Diba? Dapat kalmado na tayo. Bakit? Eh wala. Walang nangyari doon sa mga, ano, sa mga kabilang barberya. Yung pinagmamalaki nila na mapapalitan na daw, si Pangulong Bongbong Marcos kahapon, umaasa sila na maipapalit na si Sara, ngayon, nganga. Ha, mga kababayan, nganga! Siyempre, mga kababayan, ngayon, natapos ang sona ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, naikukumpara ngayon si dating digong ninyo. Sige, ano yon, Boss Mike? Eto na, mga kababayan. Under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pogo na yan, malinis yan. Why? Because it gives us 2 billion a month. 2 billion is like 17 billion a year. Effective today, all pogos are banned. Pagmasdan niyo pagkakaiba, ha? DBM! Ano? Ikumpara niyo na. I hereby instruct PAGCOR to wind down and cease the operation of POGOs by the end of the year. The DOLE, in coordination with our economic managers, shall use the time between now and then to find new jobs for our countrymen who will be displaced. Kita nyo, no? Napansin nga, no? Napansin ni ano, Ace Valenzuela. No, mula yung isang oras mahigit. Oh, halos 2 oras na nagtalumpati ang pangulo ay walang basa-basa, 'di ba? Ibig sabihin noon, ha, spy. Oh, Maria Eileen Malbar mind sa mandak. Ha? Eh nasa puso. Nasa puso lahat yung sinasabi. Diba? Oh, galing yung declaration, ano, busa-bos, ano? Ay, ang layo, oh, boring si Digong, walang sense. Oh, pera lang lagi iniisip nun eh. Pera ng pera eh, diba, spy? Na si Lina Likigan. Oh, diba? Malayong malayo, si Digong ninyo, ay Digong nila pala. No? Kay Pangulong Bongbong Marcos, sabi ko nga sa inyo, nakaka-proud eh. Oh, pero kita nyo, ano? Binabanatan nila ng kung ano-anong mga paninira. Ha? Ha? Tinatawag nilang bangag kahit wala silang basihan. Abay, eh kung ganyan pala kagaling, ha? Ang isang bangag, eh dyan na lang ako. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Oo. Oh. At ngayon, eto na nga. Oh, may surprise ako sa inyo. Ready na ba kayo? Ready na? Oh, sige. Okay, pasok! Ang pinangangalandakang people power ng mga maisog nilangaw sa liwasang Bonifacio. Noong isang ligob kasing pinagmamayabang ng mga DDS tulad ni Jay Sonsa, nahuling sona na raw ito ni Pangulong Bongbong Marcos dahil gaganapin sa July 20 ang pinakamalaki nilang pagtitipon na tinawag nilang People Sona.
Inaasahan kasi nilang dadami ang mga tao sa liwasan sa Sabado, Linggo at Lunes. Yung tipong malaed sa people power ba ang dating? Tapos magmamarcha patungo batasan sa sona ng Pangulo para patalisigin siya. Sa kanilang ilusyon, babakapan ng militar at pulis ang kanilang hakbang at iluluklok si Inday Sara sa Malacanang. Di kaya't naka-fentanyl na rin ng mga leader ng DDS gaya ng kanilang poon na si Digong? Matatandang epektibo noong July 19 ang pagbibitaw ni Inday sa DepEd. Kaya ang plano, pamumunuan na niya ang mga maisog rally tulad ng sinasabi ni Harry Roque. Pero nang makitang nilalaw na naman ang venue ng mga maisog, umatras na si Inday. Maging si Baste, nag-zoom na lang ng kanyang baluktot na mensahe sa mga umatid kung saan kabilang ang mga membro ng kulto ni Kay Buloy na ginastusan pa mula Davao. Nabawasan na rin ang usual suspects na nagsasalita sa entablado. Mga taong naghahangad pa rin ng kapangyarihan gamit ang mga DDS. Actually, sa EDSA Shrine nila planong simulan ang kanilang People Power Rally. Kaso, walang dumating na people. Reflection namang ito ng katotohanan sa sinasalamin ng mga pinakahuling survey. Natapos na ang maligayang araw ng mga Duterte. Naloko na. Natapos din, ano? Ha? Natapos din ang maliligayang araw nila. Ha? Maraming pera. Oo, ang dami. Biruin mo. Canada, Amerika, ha? Sa liwasang Bonifacio at sa ibang panig ng Pilipinas. Oh, kita nyo, no? Ang daming ginagastos. Pumunta pa sila sa EDSA. Kasama pa nga isang kaibigan ko dun. Maraming pera, walang people. Ano? Walang tao. Ha? Oh, kita nyo, no? Sa Hong Kong, ano pa? Diba, no? Talagang buong mundo, iniikot nila, eh. Bakit kaya hindi mag-rally itong mga ito sa ano, sa sa may Iceland? Ha? Diba? O kaya sa disyerto. Ganon din naman, eh. Sila-sila lang din naman ang tao dun, eh, no? Power la, wala na, eh. Power la, walang tao. Sabi siguro ni Kimula tsaka ni Digong, ha, lugi, negosyo, ha. Diba? Lugi, negosyo tayo. Lagi bayad tao. Nahuling zona na raw ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Ako, paano magiging huling zona? Paano magiging huling zona? Eh, pinapalakpakan. Ha? Grabe. Dahil gaganapin sa July 20, ang pinakamalaki nilang pagtitipon na tinawag nilang People Zona. Inaasahan kasi nilang dadami ang mga tao sa liwasan sa Sabado, Linggo at Lunes. Yung tipo... Eto na nga. Oo. Yung si JDB, mahilig pumunta sa mga rally yun, eh. Abay, naku, talagang nilangaw talaga mga boss. Halos wala nang pumupunta. Oh, 'di ba? Wala nang pumupunta, kita nyo naman. Oh, eto hindi 'yan sa kanila, ha? Sa EDSA. 'Yan yung pangarap nila. Kung yung pangarap ni Pangulong Bongbong Marcos eh maangat ang antas ng bawat Pilipino, sila eh pangarap nila magaya nila yung EDSA. EDSA People Power. Eh wala nang ano eh, wala nang people. Oh, power meron, pero people, wala. Diba? Tuwang-tuwa si Sara, sabi ni Ernesto. Maging future president. Dahil pinakalat nila. Oo. Pinakalat talaga nila. Oo, diba? Eh, kaso nga, hindi umubra anil eh. Ha, mare? Aida de la Puente, wala. Kung malaed sa people power ba ang dating? Tapos magmamarcha patungo batasan sa sona ng Pangulo para patalisigin siya. Sa kanilang ilusyon, babakapan ng militar at pulis ang kanilang hakbang at iluluklok si Inday Sara sa Malacanang. Yun, di ba?
Di kaya't naka-fentanyl na rin ng mga leader ng DDS gaya ng kanilang poon na si Digong. Matatandang epektibo noong July 19 ang pagbibitaw ni... Papaawa lang daw si Digong! Kasi yung ICC eh, anytime eh, ha, pwede na! Ah, si Sara naman, ano? Ha, Sara, ano na? Biglang cambio ah! Ah, biglang cambio no, nakita yung big one nila, naging ano? Big go! Hindi big one mga kababayan eh, naging big go! Bigo! Oo, oh, bigong-bigo, yung big one. Ah, di ba? Hindi sa DepEd, kaya ang plano, pamumunuan na niya mga maisog rally tulad ng sinasabi ni Harry Roque. Pero nang makitang nilalaw nga naman ang venue ng mga maisog, umatras na si Inday. Kaya na nga! Sabi ko sa inyo eh, si Sara, oh, playing safe. Oh, nung nakita, ha? Oh, 'di ba? Nakita ni ano ni Sara. Diyos ko po, walang tao, paano tayo magpi-people power? Paano natin maaagaw yung pwesto sa Malacañang kung tayo-tayo lang? Nakakahiya, no? Sara, nakakahiya. Maging si Baste, nag-zoom na lang ng kanyang baluktot na mensahe sa mga umatid. Kung... Ako, eh, alam nyo naman si Baste eh. Di ba? Malayong malayo rin yung pangangatwiran. Ha? Mukhang tanga lang na, ano eh, parang pag nasa entablado yan, mukhang tanga lang na nagsasalita at parang ang kausap niya lang eh yung mga tambay sa kanto. Saan kabilang ang mga membro ng kulto ni Kay Buloy sa ginastusan pa mula Davao. Nabawasan na rin. Eh, yun na nga eh. Ay, mga alam nyo, mga bit-bit nila, mga taga Davao pa eh. No? Kasi wala naman silang maaasahan dito sa Luzon. Diba no? Eto na lang yung mga natitirang mga amuyong na lang yung nagsasalita. Oh, eh paano kasi umiiwas na sila sa kahihiyan? Biro mo kapag nandiyan ka tapos walang tao, tapos pinagsisigawan nyo. Eto na yung big one namin. Eto na yung pinakamalupit namin. Tapos walang tao. Nga nga. Ang usual suspects na nagsasalita sa entablado. Mga... Oh! Oh, paring Big! Ang payat mo na! Si paring Big natin, oh, ang payat na, oh. Naku, Diyos ko po. Ano na, paring Big? Ha? Ah, mauubos na yung laman mo, ah. Ah, wala nang laman si Vic Rodriguez, oh. Ha? Ubos na ang buhok ni Vic Rodriguez sa stress. Wala na. Kawawang mga nilalang. Oy, Vic Rodriguez, pag ikaw hindi ka nanalo, kiniklaim mo na ikaw ay kingmaker, ha? Pagtatawanan ka namin kapag ka hindi ka nanalo, kahit ano lang, top 12. At least pasok. Oh, eh sana no. Sana manalo ka. Manalo ka at iboto ka ng mga DDS. Oo. Kasi kapag hindi ka nanalo, eh kukunti lang talaga DDS. 'Di ba? Romeo Ricabar. Opo, ha. Oh. Taong naghahangad pa rin ng kapangyarihan gamit ang mga DDS. Oh. Actually, sa Elsa Shrine nila planong simulan ang kanilang People Power Rally. Ay, oy, oh. Sa Elsa pala. Ay, naku, yung mga kaibigan ko, yung kaibigan ko nandito. Mami Pebs! Si Mami Pebs naman, no, presyo ng bilhin, kailan ibababa? Oh. Diyos ko po, eh. Kahit saan naman bansa, mataas talaga. Sa Amerika nga, mahal din. Diba? Oh, oh, yo, no, pinagkakitaan niya ang pagiging EAs. Oh, eh meron nga daw yung mga nagbayad. Ayun naman si ano, sino ba to? Si Morales. Di ba kayo nahihiya dyan? Ilan lang kayo? Ilan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima? Eh paano kayo pakikinggan? Di ba? Wala na. Tigil nyo na yan. Walang mangyayari. Oh, tapos na. Tapos na si Digong. Power rally. Kaso, walang dumating na people. Reflection naman ito ng katotohanan sa sinasalamin ng mga pinakahuling survey.
Natapos na ang maliligayang araw ng mga Duterte. Tapos na ang maliligayang araw ng mga Duterte. Our beloved Boss Mike! Boss Mike!